Maliban sa paghahain ng motion for reconsideration, pinag-aaralan din umano ngayon ng League of Cities of the Philippines o LCP ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa mga justices ng Supreme Court dahil sa pang-apat at pinakabagong desisyon ng Korte Suprema sa konbersyon ng 16 na munisipalidad sa pagiging syudad. Inihayag ng Pangulo ng LCP at City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez ang mga plano sa isinagawang press conference ng grupo sa Quezon City nitong Webes. Justices who in their perception one way or the other parang gumawa ng mga galaw against the Constitution and against the precedents, ultimately pumapasok sa tinatawag nating betrayal of public trust among others. Sapagkat hindi masyadong defined ng mahusay ang mga nakapasok doon sa parametro ng betrayal of public trust. Titingnan lahat ng mga abogado namin. Dagdag pa ng Pangulo ng LCP, naghahanap pa sila ng sapat na basihan at naghihintay pa sila ng pangkalahatang desisyon mula sa mga miyembro ng LCP kung itutuloy ang paghahain ng kaso. Pwedeng indiscriminate, mag-file ka na lang ng walang basihan. Ano yung naming lumitaw na reckless din kami pagdating sa ganyan sapagkat ang nakataya ang bansa natin. Ayon pa kay Rodriguez, ikinabigla ng kanilang hanay ang pinakabagong desisyon ng Korte Suprema. Nakapagtataka umano na ang dating nabigyan na ng final judgment mula sa kataas-taasang hukuman ay maaari pa palang buksan at ibahin ang desisyon. To me, it is a mockery of justice. The Supreme Court just threw in the trash can its rule on the immutability of final judgment. Who will now respect its decision as the final arbiter of law? Parang nakaka-apekto ng hindi maganda sa imahe ng ating Supreme Court at nakaka-apekto sa ating bansa. Yun ang aming itinalulungkot. Binigyan din ni Rodriguez na ang kanilang pakikipaglaban ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng batas at ng bansa. Hindi na namin masyadong iniintindi yun, yung ira. Although tatamaan kami talaga, ang iniintindi na namin dito, yung future. Kung hindi namin lalabanan ito, this avenue that is being open, tuloy-tuloy na yan. Pangalawa, yung ating mga mamamayan, hindi naiintindihan. Anong konstitusyon? Wala naman palang kwenta yan. Kung yung Kongreso, may Supreme Court, hindi binabaliwala yan. Ano ang makaka-apekto doon? Hihina ang pundasyon ng ating mga demokratikong kaayusan. Ayon kay Alaminos Pangasinan Mayor Hernani Braganza at tumatayong Secretary General ng LCP, iligal ang konbersyon ng 16 na munisipalidad sa syudad dahil hindi pasado ang mga ito sa kwalifikasyon. Inihayag ni Braganza ang mga kwalifikasyon na dapat makuha ng mga naghahangad na maging isang syudad. Income na 100 million pesos at ito po ay in the last 2 years bago ka mag-apply bilang isang maging para maging isang lungsod. Pangalawa po, you should have a land area of a minimum of 10,000 hectares. Ano po? And a population of 100,000. 150,000. Two of three ang hindi lang po pwedeng i-compromise dito yung income. Nilinaw ng LCP na hindi sila nagiging hadlang sa konbersyon ng mga munisipalidad dahil makakatulong ito sa ekonomiya ng bansa. Sa kalagitnaan ng pagtatanungan, inihayag din ng abogado ng LCP na si Attorney Joseph Marigomen na nakarating daw sa kanilang kaalaman na palihim na sumulat ang kampo ng 16 na munisipalidad sa mga justices na nagdedesisyon ng kaso. Bakit po namin sinabing sikreto? Dahil po naka-address sa lahat ng individual justices ng Korte Suprema. Hindi po kami finarnisan. Nalaman lang po namin nung isa sa mga justices na yon ang naglabas ng sulat. Please comment. Nabulaga ho kami doon. Dalawang sulat po ito, pirmado ng kanilang abogado at pirmado rin po ng mga kongresista at mga mayor doon sa mga 16 na municipality doon. Yon po, doon po nag-umpisa yung aming medyo pagdududa. Gayunpaman, mataas pa rin umano ang paniniwala ng Pangulo ng LCP sa pinakamataas na kapulungan ng hustisya sa bansa. Yung mga individual members ng Supreme Court, kung may nagkamali, dapat hindi ang institusyon sana ang dadalhin sa kanilang impresyon kung hindi yung pagkakamali ng isa o dalawang membro ng Supreme Court. Hindi ako magiging bahagi ng mga grupong hindi na maniniwala sa Supreme Court.